Hello mga kasari, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Today is Wednesday, July 10, 2024. And for today's video, kakaalis lang po ng atin pong ahente ng soft drinks. And kanina dumating na rin po yung ahente po natin ng itlog. So bad news dahil yung itlog po natin ay tumaas po ulit. So weekly po nagtataas si kuya na aking ahente. Pero ganun po talaga. Talagang mataas po ang itlog ngayon. So, XL pa rin po ang aking kinuha. Itatry ko sanang kumuha guys ng large para yun na lang yung gawing 10 pesos. Kasi nga, diba, pataas ng pataas. Yung large niya is 225. Kasi ngayon, guys, ang presyo na ng XL ngayon is 245. Dati kasi 225 eh, yung presyo ngayon yun ng large, hindi XL. So, 245. 10 pesos pa din po yung ating bentahan. So, ito po yung ating egg. Yan, bigla ang vlog lang to, guys. Dapat hindi ako magbablog eh. Gusto ko lang kasi talaga kayong i-update sa presyo ng mga bilihin. So, kapag tag-ulan pala, mahal ang itlog. So, 245 na po siya. XL lang po kasi yung tinitinda ko na size ng itlog dito. Wala nang iba. 10 pesos ang aking bentahan. So, magkano na lang ang tubo natin, mga kasari? 55 pesos na lang sa isang tray. So, sa dalawang tray, ang tutubuin na lang natin is 110 na dating tumutubo tayo ng 150 sa dalawang tray nung hindi pa nagmamahal ng kada week. So, baka next week, mga 250 na yan. Nako eh, large na lang talaga yung kukuhanin ko kapag next week eh, mataas na ulit yan mga kasari. No choice na tayo. Kasi may nag-advise din sa akin na kasari na why not yung large ang kunin ko tapos same price yung aking bentahan. Eh kanina guys, tiningnan ko kasi yung size ng large. Ang laki ng diferensya kaya napaisip ako. Pero ayun, XL pa rin yung kinuha ko. So mag-move naman tayo guys sa delivery natin ng soft drinks. Eto na sa labas yung mga kinuha kong soft drinks na worth 2,062. So eto guys yung ating resibo. Kakalis lang talaga nung ating ahente. Diba? 2,062. So kumuha tayo. Hindi ako ngayong week na to kumuha ng kasalo. So kumuha tayo ng 5 mismo. So, bali 3 Coke mismo. 2 Sprite mismo. And then, isang case ng 1.5. 6 na Coke. 3 Royal. 3 Sprite. Kumuha din tayo ng isang case ng 1 liter na mineral. At isang case ng 500 ml na mineral. So, punta muna ako guys dito. Sa loob, and titingnan ko lang dun sa loob ng bahay kasi medyo nangamoy. Parang nagpoops na si Basha. Wait lang guys. Ayun mga kasari, let's continue. Nagdala ako ng calculator para ma-share ko sa inyo kung magkano yung puhunan. So, sa mismo, pumatak pa rin po mga kasari ng 190 per dozen. So, kumuha tayo ng 2 Sprite. 3 Coke. Hindi tayo kumuha ng Royal dahil meron pa tayong natira na Royal doon sa loob ng tindahan. So, 9.50 yung pinatakan ng 5 dosena. So, sa 190, divide natin guys sa 12 pieces. Ayan po yung puhunan ng kada isang battle ng mismo. 15.83. Ang bentahan lang po natin ay 20. So, yan po yung ating tinutubo. 4.16 sa mismo. Maliit lang, 'di ba, mga kasari? Tapos next naman po is sa mga 1.5. So pumatak na 696. 696 divide natin sa 12 pieces, 58 yung pinataka ng puhunan ng 1.5. So ang bentahan po natin is 70. 12 pesos po yung tubo natin sa 1.5. Sa ibang tindahan mga kasari, plus 5 pa. 17 yung tinutubo nila kasi yung bentahan nila ng 1.5 is 75 pesos. So, kaya medyo mabenta dito guys kapag panahon na tagbili talaga ng 1.5. Dito sila nagbibilihan kasi 70 pesos lang. May dumikit pa na kanin. Kakakain lang kasi namin mga kasari. Dito kami kumakain ng agahan sa labas. So, next naman is yung 500 ml natin na mineral. 225 yung pinataka ng puhunan niya. So, eto siya. Yan yung tinitinda ko na pinakamaliit. Hindi ako nagtitinda nung tagte 10 pesos kasi konti lang ng difference. So,
15, 225 divided by 24 lang yata siya. Ayan yung puhunan niya, 9.37. Kaya malaki yung tinutubo natin, guys, kasi 15 yung ating bentahan. May tubo tayo sa 500 ml sa isang bottle ng 5.62. Para may naglalakad. Wait lang, guys. Ayan, wala pa namang bibili. So, dito tayo sa litro na mineral, which is eto. Isang case din yung aking kinuha. 191 ang puhunan. Divide natin sa 12. 15.91. Dito, guys, mas malaki yung tubo ko dahil 25 ko siya binibenta. 9 pesos yung tinutubo ko kada isang bottle ng isang litrong mineral water. So, yun guys, yun yung ano yan. Bali pumatak na nasa 15.91 ba? Divided by 12. Ayan, 15.91 yung puhunan. So, halos 16 pesos yung puhunan ng isang litro na mineral water. So, ang laki ng tubo natin guys sa mga mineral water. Ano yun? Magic. So, ayun po mga kasari, meron lamang pong bumili. At yan po yung mga delivery na dumating ngayong araw ng Miyerkules. So, wala namang ano guys, sakto lang yung ano natin ngayon, wala masyadong bumibili. And, ayan yung tindahan. Ito mga kasari yung status ng ating sari-sari store ngayong Wednesday. Bago ko tapusin itong aking vlog, ayan, update ko na din kayo sa mga as of ngayong Wednesday. Ang ubos na napaninda is, wait lang. Ayan guys, painto-into na tayo sa pagbablog dahil may at maya may bumibili. Ayan na yung mga ubos, ayan, may mga bakante na. Nescafe Original at Copico Blanca, talagang napaka mabenta ng mga kape na yan. Kaya kagabi dapat dadaan kami sa Jim's Grocery. First time lang namin mamili doon last night. Kagabi dapat dadaan kami kaso close na. Hindi namin naabutan kasi pumunta din kami ng patay kagabi. So, sarado na. Hindi ako nakapamili ng Nescafe Original tsaka Copico Blanca. Baka mamaya utusan ko si partner kasi may lakad din ako mga kasari ngayong araw na to eh. Mamaya mga alas 3 aalis ako. Meron lang kaming lalakarin ng kapatid ko. So, yan yung mga ubos. Sabong mabango. Wala na. Ayan, Safeguard. Mabentang mabenta guys ang Safeguard. So, madami pa naman laman yung ating tindahan. Ayan. Mamaya, isasalansan ko din yung mga soft drinks na nandun sa labas. Papunta dito, guys. Dito. Diyan ko kasi nilalagay yung mga mismo natin. Syempre, sa ilalim yung bagong deliver. And then, sa ibabaw, yung mga lumang stocks natin. May bibili lang ulit, guys. Ayan, oh. Ayan, guys. Nakaalis na si Kuya. Ayan. Yung bumili na construction worker. So, dito ko na rin tatapusin mga kasari itong aking vlog. Thank you so much for watching and sana na-update ko kayo sa presyo ng mga bilihin ngayon. Itlog, soft drinks, mineral water dito sa aming lugar. So, hindi po tayo pare-parehas ng puhunan sa mga yan. Kaya, nakakaiba-iba din po tayo ng bentahan and at the same time, makakaiba po tayo ng porsyento sa pagpapatong. May bibili lang ulit. Diba mga kasari, sunod-sunod yung bumibili. At meron pa ngang chinichika si Kuya, itong last na bumili, peki daw yung mga sigarilyo doon sa kabilang tindahan. Diba? May chismis na naman akong nasagap. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!